Sari-saring insekto yung nakalaglag dyan. Kung mapapansin nyo, ayan o. Merong mga ngusong kabayo. Yung mga parang hanip na yan. Ayan kung nakikita nyo yan. Mga niknik and everything. Ayan o. Ayan ngusong kabayo. Berde yung ngusong kabayo. Ano wala? Ayun, lumipad. Yung berde yung ngusong kabayo. Mga ibang tikman mo nga. Mga insekto. Mga kabagis, dito tayo ngayon na sa palay natin dito sa sige, babalikan ko kape daw tayo, tignan mo may padalo na, may pakape pa. Ayan. Kasi ano, pina-spray natin yung palay natin gawa ng nagkaroon ng ano ng insekto. Nagkaroon sila ng stem borer. Yung stem borer yun yung sumisira nung palay natin. Sinisira yung pinaka pinaka labong nya. Labong, ano tawag sa Tagalog nun? Pinaka usbong. Sinisira yung pinaka usbong nya. Eh ano, pag nasira yung usbong, wala na, hindi nalalago yung palay mo. Kaya pina-spray natin ng pamatay insekto. Yeah. Sa bulas at bulas, maganda naman yung bulas ng palay natin. Yeah. Palay natin, kung natatanaw nyo. Yeah. Tanaw nyo ba? Yeah. Kung sa bulas lang ng palay, maganda na may bulas ng palay natin. Kaya lang, ang pinapangambahan nga natin ay yung sumulpot na stem borer. Nagkaroon ng insekto. Kung natatandaan nyo yung nung isang araw na nagsabog tayo ng pataba, sinabi ko na may posibilidad ito na magkaroon ng insekto dahil magiging sariwa yung dahon ng palay natin. Kaya ayun, nagkaroon nga siya ng ano, ng sumulpot, nagkaroon siya ng sumulpot na mga insekto. Yun yung stem borer. Papakita ko sa inyo kung ano itsura ng kinakain nila ng stem borer na yun. Ando sa gitna eh. Ando? Ay mali. Ako pala to. Ito. Ayan o. Kung mapansin nyo, iba'y kulay niya. Pagdating sa dulo niyan, ayan, pagdating sa dulo niyan, sira na yan. Ayan, sinong sira na yan. Ito o. Sisimula. Ayun. Ay. Sira. Ito. Ayan o. Sira yung usbong niya. Makikita niya, mga dilaw na yan. Yung mga madilaw na yan, yan yung kailangan ng stem borer. Hindi pa naman siya lagana, pero kailangan nating agapan. Mapatay natin yung stem borer. Kung yan ay pangkarniwang uod lang, ayos lang eh. Kasi uod, kakain lang ng dahon yan. Maglilibot-libot lang siya. Mamamasya lang sila dyan sa palay natin. Gagawin lang nilang park yung palay natin. Eh, kaso stem borer yan. Kaya mahirap. Ayan o. Oh. Madilim. Dira. Eh, mahirap pagka stem borer. Sabihin na natin ano, sa pangit na termino, yan ang maninira ng palay natin. Malakas simira ng palay natin. Mga stem borer. Ayan, mga black. Mga rito. Yung mga ganyan. Yan. Yung mga ganyan. Mga beetle na ganyan. Kung tawagin dito ay pagung-pagungan, madali lang siyang patayin. Unlike dun sa ano, sa stem borer na nabanggit ko, kasi talagang nasa loob siya ng palay, yung pinakapuno ng palay. Hindi lang basta nasa puno, nandun pa sa pinakailalim. Kaya dapat medyo matapang talaga yung gamot na papatayin. Dapat systemic yung palay, ay yung palay, yung pamatay insect natin gagamitin para mapatay yung stem borer. Yung kasi pagkakinain ng ano, yung sa systemic, kapag kakinain ng ano, ng insect, kahit na i-spray na, eh ano, at nakain ng insekto yung palay natin, may chance pa rin na mamatay sila. Ganun. Kesa rin sa contact, yung contact kasi kung nila nakalitaw,
yun ang mamamatay ng mga insekto. Eh, ito naman hindi, yan. Ayun si Kuya Dexter. Kita niyo ba? Siyang nag-i-spray. Ay, lapitan natin. Oo, oh, dalawang kaba na makaka. Sa lahat na yan, makakuha ng dalawang kaba na ba? Eh, di isang bultong bigas din yan. O, ayan po, mga kabagis. Nagtatakal na si Kuya Dex. Ng, ano. Matapang ba yung gamat, Kuya Dex? Matapang, nabaho. Nabaho daw. Pero palagay mo, matapang naman, kayang pumatay ng insekto. Kaya, kaya. Tikman mo nga kung ano. Ayaw. Talagang matapang. Talagang matapang, matalaban. Ano? Ina, matapang daw talaga yung gamot kasi inaaway daw siya. Kanina pa daw siya sinusuntok-suntok nung ano, ng gamot. Matapang, ayan oh. Tipalay natin. Oops, ayan, dilim. Ayan. Pagka talaga against the sun, mahirap eh. Laging nasisilaw. Pero ang ganda ng sikat ng araw. Napakaganda ng sikat ng araw. Ayan mga kabagis. Hindi mo kanya nag-i-spray. Wala, kwentuhan lang mangyayari eh. Hindi na ako nakatulong, nakaabala pa ako. Kaya iniwan ko na siya. Sari-saring insekto yung nakalaglag dyan. Kung mapapansin nyo, ayan. Merong mga ngusong kabayo. Yung mga parang hanip na yan. Ayan, kung nakikita nyo yan. Mga niknik and everything. Ayan, ayan ngusong kabayo. Berde yung ngusong kabayo. Ano wala? Ayun, lumipad. Yung berde yung ngusong kabayo, kung tawagin dito, isa rin sa napatay yun. Mga insektong nabanggit natin na yun. Berding usong kabayo, hanep, ibang kulisa, and everything, black bag, mga ganyan. Nakakaandring kasi yun. Nakakaagaw ng sustansya ng palay. Yun ang mga pangunahing sumisira ng palay natin. Kaya dapat natin silang masugpo or mapatay or masupil para hindi makapa-apekto sa ating palay sa panahon ng sila'y sumasapaw. Katulad nung mga nabanggit namin sa mga ibang pagkakataon namin na pagdalaw sa palay natin dito. Kung mayroon po kayong mga ibang kaalaman tungkol sa pagpapalay o pagsasakat, pag-alaga ng palay, makikomment nyo naman po para makatulong din sa amin. Sabi nga eh, dagdag kaalaman para sa amin yun. Maya-apply po namin dito sa aming mga pagsasaka. Ayun po, sige po. Ingat po tayong lahat mga kabagis. Stay safe po. God bless.